matuto at maliw. Mag-subscribe sa Learning Express 101. Dahil dito, marami kang mapupulot na kaalaman. As a boy, I realized that the God of the Bible cannot be a real God. I mean, something which is a real God is a question of definition. God, for me, has to have some qualities. For example, God makes no mistakes. Ayan, kumusta mga ka-LE? At welcome sa channel kung saan marami kang matututunan tungkol sa misteryo ng ating kalawakan. Ito ang Learning Express 101. Ka-LE, hindi ba't nangako kami sa inyo na gagawa natin ng series ang Chariots of the Gods ni Eric Von Daniken? Well, ka-LE, kailangan namin ito pa rin ang mga pinangako namin sa inyo. At syempre, kailangan din namin ibigay ang inyong gusto. Basta ang hiling lang namin, ka-LE, ay maging open-minded kayo sa mga mapapanood nyo sa series na ito, ah. At ka-LE, pwede ba akong makiusap sa inyo na mag-subscribe ka na sa ating channel kung bago ka pa lamang rito? At syempre, huwag mo rin kakalimutang i-share ito sa mga barkada mo para pati sila ay may bagong matutunan. Ngayon, bago tayo magsimula, magbibigay lang muna kami ng disclaimer. Ang video na ito ay isang educational video. Kami ay walang intensyong manakit ang kahit anong paniniwala at religious organization. Kinagalang namin ang opinyon at paniniwala ng bawat manunood. Sa video na ito, hindi namin sinasabi na walang Diyos. Ang sinasabi lang namin ay may mga aliens sa Earth noon na napagkamalang mga Diyos. Ang video na ito ay hindi sumisimbolo sa aming paniniwala bilang individual at paniniwala ng management ng Learning Express 101. Ang lahat ng sources ay matatagpuan sa description ng video na ito. No hate, ka-LE, just love. Ngayong may disclaimer na tayo at pwede nang magsimula, kumuha ka na ng ensaymada at kape. Umupo at mag-relax dahil ito na ang ating Chariots of the Gods series. Posible bang may mga alien sa ating kalawakan? Ka-LE, posible ba na hindi lang tayong mga tao ang nag-iisang matalinong nilalang sa kalawakan? Dahil wala pa tayong natatagpo ang buhay sa ibang bahagi ng universe, ang kadalasang sagot dito ay oo. Tayo lang ang nag-iisang buhay sa kalawakang ito. Pero ka-LE, alam mo ba na ang ideyang ito ay unti-unti nang nagbabago habang unti-unti nating natututunan kung gaano kalawak ang universe? Kaya nating tumanaw ng mahigit sa 4,500 na bituin sa gabi. Pero kapag gumamit tayo ng telescope sa isang observatory, ang bituing ating matatanaw ay aabot sa 2 milyon. At ayon kay Professor Dr. Willie Ley, sa ating Milky Way galaxy pa lamang, tinatayang ang bilang ng mga bituin ay aabot na sa 30 billion. At sa loob ng mga bituing ito, tinatayang mayroong matatagpuan na 18 billion na planetary system. Ang planetary system ay katulad ng solar system natin, mga ka-LE. Sa dami ng planetary system na ito, tinatayang mayroong 18 million na planeta na katulad ng Earth na kayang magbigay buhay. Ngayon, imaginein mo ito, ka-LE. Kung ang ating Milky Way galaxy ay binubuo ng 30 bilyong bituin, 18 billion na solar system, at 18 million na Earth-like planets, posible ba na sa Earth lamang tayo makakahanap ng buhay na nilalang? Sa dami ng planeta at bituin sa ating kalawakan, posible ba na ang buhay ay matatagpuan lamang dito sa Earth? Posible ba ito, ka-LE? O kulang lang ang ating kaalaman sa kalawakan? O hindi naman kaya, takot lang tayo na tanggapin ang katotohanan? Tinatayang napakaraming planeta ang katulad ng sa atin. May mga planeta na ang kondisyon ay kagayang-kagaya ng sa Earth. May tubig, may oxygen, may ulap, may halaman, at posible din na may mga hayop. Pero ka-LE, ito ang tanong. Kailangan ba na katulad ng Earth ang isang planeta upang may nilalang na mabuhay dito?
Ang ideya na ang buhay ay matatagpuan lang sa isang mundo na kagaya ng Earth ay matagal nang pinaniniwalaan ng mga scientist at iba pang institusyon. Pero alam mo ba ka, LE, na ito ay isang malaking kamalian? Ayon sa pag-aaral, may mga organisms dito sa Earth na kayang mabuhay ng walang tubig at oxygen. Halimbawa na niyan, mga ka-LE, ay ang mga anaerobic bacteria. Alam niyo ba na para sa mga bakteriyang ito, ang oxygen ay nakamamatay? Pero sa atin at iba pang mga nilalang, kailangan natin ng oxygen para mabuhay. So, kung sa ating planeta ay may mga nilalang na kayang mabuhay ng walang oxygen, paano tayo nakakasiguro na walang ganitong uri ng nilalang ang matatagpo ang nabubuhay sa ibang planeta na walang oxygen? Ito pa, paano kung ang mga nilalang na ito ay kasing talino o mas matalino pa sa ating mga tao? Mga ka-LE, matagal nang sinasabi ng scientific community na ang Earth ay perpektong planeta para sa buhay. Ang Earth kasi ay hindi masyadong mainit, hindi masyadong malamig, maraming supply ng tubig at oxygen. Pero sa totoo lang, ka-LE, hindi kailangan ng mga ito upang may mabuhay na nilalang sa isang planeta. Tinatayang nasa 2 milyon ang species na nabubuhay na nilalang dito sa ating mundo. At sa dami ng species na yan, tinatayang may ilang libo riyan na kayang mabuhay sa paraang hindi natin kayang unawain. Halimbawa na lang, mga ka-LE, pinaniniwala ang walang mabubuhay na germs sa mataas na level ng radiation. Pero alam nyo ba, mga ka-LE, na may mga bakterya na kayang mag-adapt sa kondisyong ito? Sa katunayan nga, mga ka-LE, may mga bakteryang matatagpuan sa nakakamatay na tubig na malapit sa nuclear reactor. Ang isang eksperimento na ginawa ni Dr. Siegel ay nakamamangha. Dito, ginaya niya ang kondisyon ng planetang Jupiter sa kanyang lab. Naglagay siya ng mga bakterya at garapata sa eksperimentong ito. At laking gulat niya, mga ka-LE, nang ang mga ito ay tagumpay na nanganak at hindi namatay. Ibig sabihin, ang mga bakterya at garapatang ito ay kayang mabuhay kahit pa ang kondisyon ng planeta ay katulad ng sa Jupiter. At alam niyo rin ba, mga ka-LE, na may mga bakteryang nabubuhay sa loob ng bulkan? Ang mga bakteryang ito ay nabubuhay sa napakainit na lava at ang kanilang kinakain ay mga bato. Ang lahat ng yan ay patunay na hindi naman kailangan na katulad ng sa Earth ang kondisyon ng isang planeta upang may nilalang na mabuhay. Sa laki at lawak ng ating kalawakan at sa kakarampot na nalalaman natin tungkol dito, paano tayo nakasiguro na walang nilalang sa labas ng solar system natin na ang itsura at talino ay katulad nating mga tao pero hindi nila kailangan ng oxygen para makahinga? O hindi naman kaya para silang tao pero hindi sila nasasaktan sa apoy? Sa dami ng planeta at bituin sa kalawakan, posible kaya na merong mga nilalang doon na katulad nating mga tao pero ang kinakain nila ay bakal? At kapag kumain sila ng pagkain natin, sila ay malalason at mamamatay. Posible kaya ito? Ngayong napatunayan na natin na dito pa lang sa Earth, napakarami ng nilalang ang nabubuhay sa paraang hindi natin maunawaan. Ilang libong taon na tayong naniniwala na tayo at ang ating planeta ay espesyal. Kaya nga ang mga standard na nilikha natin ay pabor lamang sa ating mga nakatira dito sa mundo. Pero ang hindi natin alam, ang paniniwalang ito ay unti-unting sinasara ang isip natin sa walang hanggang posibilidad ng ating kalawakan. Ka-LE, obligasyon natin sa ating sarili na maging matalino at patas. Balang araw, ang bakod na pumipigil sa atin na malaman ng mga kaalamang tinatago ng kalawakan ay magigiba at mabubuksan natin ang sikreto ng buhay. Ang mga henerasyon sa hinaharap ay matutuklasan ang iba't ibang nilalang na nagkalat sa ating kalawakan. Mangyayari at mangyayari ito kahit wala na tayo sa mundo upang masaksihan iyon. Kailangang tanggapin ng mga tao sa hinaharap na hindi sila nag-iisa sa kalawakan. Ang universe ay tinatayang 13.8 billion years old na, mga ka-LE. Sa haba ng panahong ito,
napakaraming bagay na ang nangyari. Ang pinakamatandang crust naman ng Earth ay 4.4 billion years old na. At ang pinakaunang sibilisasyon ay sumulpot noong mga 6 to 7,000 years ago. Ibig sabihin, kung susumahin mga ka-LE, napakaiksi ng panahon na nabuhay tayong mga tao dito sa ating mundo. Ano ba naman ang 7,000 years na kasaysayan nating mga tao kumpara sa 4.4 billion years na buhay ng Earth? At ano ba naman ang 7,000 years na kasaysayan natin kumpara sa 13.8 billion years na buhay ng universe? Hindi ba tayong mga tao ang sinasabing crown of creation? Pero bakit tila nababalot tayo ng maling paniniwala at limitadong kaalaman? Ang mga bagay na itinuturing nating totoo at tama ngayon ay posibleng maging mali sa hinaharap. Halimbawa mga ka-LE, ilang libong taon rin naniwala ang mga tao na ang ating mundo ay flat at tayo ang sentro ng kalawakan. Ang paniniwalang ito ay tanggap na tanggap ng mga tao noon dahil nararamdaman nila na sila ay espesyal at nasa sentro sila ng umiikot na kalawakan. Pero ngayon, napatunayan na natin na ang mundo ay isa lamang maliit na globo na nakalutang sa kalawakan. Hindi tayo ang sentro ng lahat. Sa katunayan nga mga ka-LE, 30,000 light years ang layo natin sa sentro ng Milky Way Galaxy. Napapansin mo ba ka-LE na habang dumarami ang ating natututunan, lalo lang nating natutuklasan na napakaliit lang ng ating kaalaman? Hindi tayo espesyal at ito ang totoo. Parating na ang panahon kung saan nalalaman na natin ang ating katayuan sa walang hanggang kalawakan. Tanggapin man natin ito o hindi, tayo ay munting langgam lamang sa isang malawak at walang hanggang karagatan ng bituin at planeta sa universe. Ang ating kinabukasan at tamang pagkakataon ay nakahimlay sa kalawakan, nagkukubli sa bawat kislap ng mga bituin na bantay natin tuwing gabi, sa mga bituin kung saan nangakong babalik ang mga Diyos. Hanggat hindi natin sinisilip ang ating kinabukasan na nakaabang sa dulo, hindi tayo magkakaroon ng tapang na balikan at aralin ang kabuuan ng ating nakaraan. Ka-LE, sana nagising namin ang isip mo. Hanggang sa muli, Ka-LE. Salamat!